Good morning po, Senadora Imee Marcos, ma'am. Ma'am, nako. Nandiyan. Hello. Naimbag na bigat, ma'am. Si Erwin Tulfo ito. Kasamit king ka, Apo Erwin. New decade. Aha. Kasama ko rin si Secretary Martin Andanar, Ma'am Imee. Good morning, ma'am. Kumusta na, Martin? Good morning, ma'am. Happy New Year sa'yo. Ay, ma'am, kaya po kayo tumawag, ay salamat na rin. Pasalamatan ko na rin. Biha po mga angkas, Movie at Joyride at medyo na-extend sa halip na illegal na sila next week na diniklara ng TWG earlier. Ay mukhang dahil sa pleading ninyo at pakiusap, ay mukhang na-extend na naman hanggang March na sila, Senadora, ma'am. Yes, sa wakas, medyo nagkaroon ng konting liwanag kahapon doon sa hearing. Apo. Medyo unanimous naman kasi lahat ng stakeholders, pati yung mga resource people, pati yung mga senador. Tanggap naman natin na yung ng motor hindi na pinaka-the best na public transport. Mm-hmm. Mas maganda sana kung metren na, LRT, at iba pa. Pero sa ngayon, kasi naman matagal na dapat yan. Noong panahon pa ng 1970, nakalatag na yan. May pinaalis silang tao, di ba? Nakaplano na yan Ikaw talaga, Erwin. Huwag ko na banggitin kung sino yun. May blueprint na yan. Ngayon pa lang ginagawa kasi. Aray ko, totoo yan. Sinusunod lang ni Presidente Duterte dating plano. Yung LRT1 nga na 19 kopong-kopong, umaanda rin, sinto-sinto. Samantalang yung mga bagong MRT3, nako po, sabay dasal na lang kung aandar. Eh kayo nung proyekto ba yung MRT na yan? Ay, nako talaga naman. Project ng nanay ko yun. Yung MRT. LRT1, ma'am. Pero yung MRT. Kanino bang proyekto yung lintik na yan? Itong MRT ewan na ito. Ewan ko langot. Sabi nga ng bata, ewan ko langot. Aray ko, pambira. Anyway, mabuti ho na papayag ninyo. Kasi mukhang matigas po yung LTFRB bago po pumasok sa Senado na ma-interview sila. They have already made up their mind na next week idideklara na nilang illegal itong mga motorcycle taxi service. Kaya medyo nagpanik hula, 34,000 mawawala ng trabaho. Mabuti po tumulong ang Senado na na-pressure po itong LTFRB na ito, Senadora. O tama ka, kasi talaga namang wala nang sasakyan. Imagine, kasagsagan ng Christmas season, papapara nila. So in-extend nila, sila nagsabi extend sa Marso. Abay bigla-bigla, pinara ulit ditong January. Ay, pambira talaga itong mga to. Parang gantihan Yun ang nakakainis. Kasi nakakuha ng TRO yung angkas. Palibasa nga, napakalabo naman biglang hihintuin out of the blue. Nagalit yata si na Chair Gardiola. Parang pikunan Gantihan ng gantihan. Tama ba yun? Hindi naman pwedeng mainit ang ulo at na mahigante kapag nasa gobyerno. Siyempre yung kapakanan ng tao, yung mga empleyado, saan sila maghahanap buhay, yun ang iisipin. Huwag yung gantihan. At saka mahalaga, Senadora at partner, yung mga gumagamit ng angkas na nakaka-uwi ng mas maaga sa pamilya nila. At mas mura, higit sa lahat. Mm-hmm. Dahil yung kaisa-isang alternatibo natin, yung Grab, patas mo ng patas ang presyo. Mm-hmm. Ang dami pang canceled taxis, pampihira talaga. Walang kawawa naman ang Pilipinas. At napansin natin na talagang ito na rin ang tinatanggap na transportation vehicle sa Indonesia, Malaysia, Thailand, miski Singapore, pwede na rin. Meron so, ang ibig sabihin, talagang kailangan siya for this level of development habang ginagawa pa ni Presidente Duterte yung mga tren at iba pang sasakyan, mga bus rapid transit, mga kalsada. Talagang tricycle at motor ang ating kaharapin ngayon. Kasi naman, matagal na yan nakaplano yan sa blueprint. Nakita ko yung blueprint niya sa DPWH, yung mga highway na yun, ginagawa ni Pangulong Duterte. Matagal that's na yan. Right. Yung pangulo natin, yung nasirang pangulo noon ng dekada 70. Itago natin sa pangalan, Ferdinand. Ferdinand na lang, itago. Martin ka talagang tagong-tago. Totoo naman yun, ma'am. Nakita namin na nakalatag na yung mga MRT subway na yan. Madami nga, Diyos ko po. Oo naman. Nga. May mga tunnel. Yung C1 to 10 yan. C5 lang ang tapos. Tapos tinatapos ni Presidente Duterte yung C3 to 6. Talaga naman C1 hanggang 10
yan hanggang Infanta Quezon sana. Naku, hindi tayo mabuburo sa EDSA. Eh, anong at yari? Saka meron yatang expressway pa, Secretary, all the way to Launday, all the way to Ilocos, all the way to Bicol, expressway yata yan, ma'am, ano? Eh, nakakatawa nga eh, meron tayong tren noon papuntang Bicol, meron rin papuntang Damortis, La Union, pati yung Philippine National Railway, wala na rin, nawala pa yung right-of-way, binenta pa, pinaligiran ng squatter at illegal settlers. Nako, talaga naman ang buhay natin paurong. Hindi na naging C1, C2, C3, naging cesarean section. Iyon na yun. Ay ko, ano yan? Masakit. Masakit, mahal. Iwahiwa pa. Nako. Anyway, Senadora Imee Marcos. Senadora Imee Marcos, ma'am, thank you for your time. Thank you for being sport. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga. Happy New Year. Happy New Year.